guys, welcome to my YouTube channel. I'm Kim DeGranzo of Motor Restoration Garage. Ngayon, yung ano naman natin, concern niya, ang window glass sa passenger side is di bumababa yung dito, switch. Pero kapag ginamitan siya dito sa pinaka main panel, ayan, is ayan, bumababa siya, maangat. Ibig sabihin, dito sa portion na switch na to, naglulukos siya, angat siya, pero yan. Ayaw na naman, yan. Ibig sabihin, sa portion na to dito ng panel niya, isang may problem dito siguro yung contact. Yan, dadiagnose natin yan. And sa huli, sa side dito, ayaw na talaga gumana ng ano, ng salami bumaba. Kaya dito natin pipindutin. Wala. Kabila gumagana. Yan. Sa kabila gumagana yun. Pero dito sa kabilang side, ayaw. Ngayon, ang gagawin natin dyan is babaklasin yung mga yung panel ng bawat pinto para makita natin yung ma-examine natin yung kuryente niya. Siyempre, gagamit tayo ng test light. Test light natin yan o multimeter para ma-diagnose yung tama. Okay, para matignan na rin yung motor kung good pa ba yung motor. Kasi pag may lumalabas na kuryente dun sa pinakasakit ng papunta sa motor, ibig sabihin yung motor may sira. Kaya gagamit tayo ng mga multimeter o test light. Okay? Gamit tayo ng test light. Ito na guys ang switch panel ng ano natin sa Adventure. Binaklas ko na yung sa loob niya kasi tinest ko na doon, di ba? May power shield na nakita tayo. Ito yun ang contact niya. Contact point niya. Ito yung contact point niya sa pinakaan niya mismo sa switch. Yan o. Ito, may napansin ako dito na sunog. Pud-pud na yung ano. Pratanso niya. Medyo malapo. Ayan. Ang nakikita natin. Ayan. Ito. Ayan. Ito kasi positive to. Positive to sa kabila. Magka-cross sila. Positive. Ito ay negative. Negative and positive to. Kapag ano kasi yung ganyan yung laro niya. Ayan. Para magkaroon ng contact. Anong gagawin natin? Lalagyan natin ng hinang natin gamit ang soldering iron. Lagyan natin ng tinga sa taas. Okay? Okay guys, susubukan na natin yung ano natin, yung hininang natin, switch panel lang ano, salamin. Yes, kasibing gumagana. Para malaman natin kung gumagana sa kabila, gamitin muna natin ito. Kasi pare lang to sila ng ano, switch panel. At baba lang naman 'yan. Okay, ay gumana. Ay gumana. It means doon na tayo titingin sa. Kasi ito may kuryente naman ito. Tinest ko na yan kanina.
Ibig sabihin, yung may problem nito is yung motor na. Kasi sa main panel, wala rin siyang reaction. Di tulad nung sa unahan, ay meron siyang function, nagpo-function pa rin siya dun sa pinaka main panel ng switch. Okay? Ito, babaklasin natin to para makuha natin yung motor. Okay guys, ito yung motor ng binaklas ko na. And tinest ko na rin yung kasi yung carbon niya is buo. Walang problema sa carbon, makapal yung carbon. Kapal yung carbon eh. Yan. Ginamitan ko na siya ng multimeter, gagamit tayo ng continuity. Yan, kundi naka-continuity tayo. Big sabi ng 1 is overload o overlimit. Test natin to, naka-connect tayo sa green. Okay siya, good, tumunog. Pagdating dito sa green sa loob, is wala na. Dito sa labas mayroon. Ayan na, mayroon. Tumutunog siya. May na-detect na resistance. Pero pag dito, ay walang tunog. Walang contact. Ayan. Wala. Wala siyang contact sa labas. Ibig sabihin, may patid dun. May open. Open. May open circuit dun. Itulad sa pula. Yung pula natin ay pag ipinasok ko na natin sa pula, check natin sa loob. Meron. May nababasa siyang reading na resistance. Yan. Yan ang resistance siya. 7 ohms. Oop, mababa pa. 7 to 6 ohms ang niya resistance. Okay, dito hihinangin natin to. Check natin dito. A few moments later. Hindi ko na nakuha na ng video kasi ang problema dito yung contact naman nito. Ibig sabihin yung pinaka buong motor is ayos at least na repair natin. Hindi tayo bumili, wala tayong binibiling hinihinang lang natin. Nagkaroon lang dito ng lost contact. Nagkaroon ng open circuit. Okay, ibabalik na natin. Okay, testing natin guys. Kung gumagana. Baba natin, salamin. Oh my God! Wow! Ayun ang mayari oh. Kay Kenny. Pampang gas best.